feeling ko kasi wala nang makausap ng matinong tao si Willie. Matigas ang ulo ni Willie. Kaya pinakikinggan niya ay ang sarili lang niya. Inaapi niyo ako ganun. Hindi ko inaapi. Huwag kang mag-gaslight. Tapos ibabalik pa ni Willie yung wow-wowy days na nandun daw ako sa likod at nag-aano ko ng poster. Hindi mo pwedeng isumbat yun. Kung tinatanong mo ako, bakit ako iniiwan? Eh kung ganun din lang naman ang usapan, bakit hindi nagtatagal ang mga co-host mo? Babatiin kaya siya ng mga anak niya on his birthday. Eh kinalungkot ito ng labis ni Dennis Padilla. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Noy! Ang lagi niyong inihihilig sa amin. Ay! Hindi ka mo na! Dali! Oy, Nay! Teka, bago ng lahat. Pasalamat ko na tayo dahil 800,000 na po ang ating total number of subscribers. Maraming salamat po dahil po yan sa inyo. Pagkitiwala yes. At sa inyong paniniwala sa aming chinichika dito no? Uh-huh. At sa mga dito humuhugot ng lakas ng ngiti diba? Ng pagpawi na kanilang uh-huh. pagkainip yes. maraming salamat po at ginawa niyo kaming kapitbahay kapamilya yes. ninyo yes. Sa lahat ng mga nawala ang pagka-homesick at yes. saka ang mga stress sa trabaho. Yeah. Maraming salamat po! Hoy, pero Naya, controversial ka na naman ngayon. Ano naman tuloy? Ay, gusto na ano to? Eto na nga, kasi nga diba pinangalanan ka na nga ni Nay Christy Permin. Na ano? Na ikaw yung ano recipient. Naku, gusto mo yung recipient? Ng 50,000 pesos na tinutukoy ni Willie Revillame. Oh, pasalamat ako sa kanya noon. Oh, di ba? Oh, nag-thank you ako. Tapos Siyempre, ito naman yun eh, di ba? Hindi ka lalapit sa taong ayaw mo. Okay. Hindi ka nalapit sa taong may sama ka ng loob or kaaway mo. Di ba? Lumalapit ako dahil alam ko ay, di ba, nagkatulungan kami. Natulungan ko rin naman siya in some ways, di ba? Siyempre, dahil na rin yan sa photos ni Ate Chris. Sige na, ako nang bahala kay Willie. Lapit ka sa kanya. So, lumapit po ako kay Willie. Oo. In fairness, hindi naman ako nahirapan. Oo. Kahit ang daming tao nakapaligid at binibigay yung cheque. Bilang siguro ang ebidensya na ako binigyan. Pero ganun pa man, pinagpapasalamat kayo. Sabi nga nila kahit saan mo dalhin yan, the mere fact na tumanggap ka, ay ipagpasalamat mo. Dinala ko naman po yan sa Kasuso Foundation bilang mas kailangan nila kaysa kailangan ko. Ang grabe ha, talo sa memory ni Willie. Oo, talaga natatandaan niya lahat ang mga itinulong niya sa mga tao. Natatandaan niya lahat ang ipinigay niya sa mga tao. Oo, kaya tinamo niya yung isa-isa, di ba? Kahit yung mga reporters na sabi niya, dalawang taon niyang sinuporta, 10,000 a month. Pero ito yung nilinaw ni Ate Christy na ilang buwan lamang daw ito, di ba? At hindi kailangan isumba. Si Ate Christy mismo na nung una sa galit niya, sa high blood niya, na naging biktima si Willie Revillame ng clickbait, ay nasumbatan din ni Willie Revillame at sinabi nga niya na sinabihan siyang mayabang. Samantalang nung araw, binigyan niya ito ng condo unit sa Will Tower at isang sasakyan na kalaunan ay hindi rin naman na nagpatinag si Ate Christy. At sinabi ni Ate Christy na, "Hoy, pinagpaguran ko ito." Kasi nga, ay parang ang maging ahente ni Willie Revillame sa TV5 noon ay si Ate Christy. Oo. At sabi ito ni Ate Christy sa akin na si Boss Vic ang nagsabi sa kanya na dapat meron ka din. So yun. Yun yung parang pinakabayad kay Ate Christy. Kasi nga ayaw nga tumanggap ng amount ni Ate Christy. So yun ang binigay ni Willie. Kaya lang naisumpa. Kaya naman na nagkapatawaran si Ate Christy at si Willie at nag-apologize si Willie sa TV
sa kay Ate Christian sa mga anak nito, mm-hmm. eh hindi pa rin naman nagbabago ang desisyon ni Ate Christy, as far as I know, na ibalik ang condo unit at isa-isa nang inaalis ang mga paintings doon na nandoon, mm-hmm. para maibalik na kay Willie Revillame yung isinusumbat nitong condo unit. Yung sasakyan na ibenta na yun. Naibenta na yun. And sure, maliit na bagay ito kay Willie. Kaya nga lang, di ba? Feeling ko kasi wala nang makausap ng matinong tao si Willie sa paligid niya. I'm sure may mga matitino, baka lang din kasi matigas ang ulo ni Willie. Kaya pinakikinggan niya ay ang sarili lang niya. Hindi niya binitimbang o winiwi yung mga opinion ng ibang tao na nakapaligid sa kanya. Dahil alam ko, maraming kaibigan si Willie, ha, na kaibigan ko din, na ang laging sinasabi sa akin, matigas ang ulo ni Willie. Sabi sa akin, hindi masabihan. Gusto niya yung gusto niya. O di sila naman, okay. Kung ito lang ang kaya mong intindihin mula sa opinion namin, kung, mm-hmm. kung ito lang ang kaya mong gawin mula sa opinion namin, edi yun ang gawin mo. Pero at the end of the day, si Willie pa rin naman ang nasusunod. Kaya ngayon, nagkapatawaran na si Ate Christy at si Willie. Di okay na yun, pero ako yung nagpapasalamat, ha, kay Ate Christy. Kasi binanggit niya yung pangalan ko, at hindi naman para, syempre, sa tindiri ng pagka-inis ni Ate Christy, nasabi rin niya kay Willie, mm-hmm. ang hindi niya dapat na marinig, na hindi na dapat kinukwenta pa yung naibigay mo. Dahil kung kwentahan din lang, eh meron din naman tayong naitulong, naibigay, at naipagtanggol din naman natin ng mga nakaraang na si Willie ay inaapi. Gaya na sabi din ay Christy, di ba? Noong mga panahon kailangan mo ng mga espada, andyan ang mga reporters, andyan sila OG Diaz, di ba? Na kung susumahin din daw at lalagyan ng halaga, di ba? Baka daw yung 50,000, kulang pa yung times 10, kulang pa yung kalahating bilyon. Kung sa value lang din ng ano, ng mga nagawa niya din naman kay Sir Willie in the past, di ba? Nabibigatan ako pag nagkukwenta. Ay, oo nga. Kaya huwag na. Pero naiteka lang ha, kasi di ba nabanggit niya dun sa show niya na ano, na clickbait siya. Meaning, hindi naman niya pala napanood yung buong episode. Yun nga. Yung clickbait lang. Eh, siguro rin, hindi kaya ganun din ang nangyari dun sa kaso mo. Baka hindi rin niya napanood yung buong ano, episode natin. Yan ang hindi natin alam. Dahil ang claim nga niya nung una, Loy, ay na-victima siya ng clickbait yung kay Ate Christy. Kaya nasumbatan niya si Ate Christy. Itong sa vlog naman natin, kung napanood niya, eh hindi ko alam kung aaminin ni Willie na napanood niya or baka hindi rin naman niya napanood. Kaya nahusgahan din niya tayo na kami ay nagbabasa ng mga komento ng mga Twitter followers, ng mga nagtutweet against him. At syempre, nakita naman talaga doon. Alam ko naman na tumatanaw ng utang na loob si Willie Revillame sa ABS-CBN. Pero ang dinidiskusyon kasi doon ay tumawa siya. Parang natuwa siya. Natuwa siya doon sa naging komento ni Harry Roque. Kung sinasabi na in-splice yan, tumawa pa rin siya bilang reaksyon doon sa na parang ikaw nagpasara ng ABS-CBN, di ba? At nung mga panahon naman, Loy, na nangangailangan ng suporta ang ABS-CBN, hindi rin naman masyadong tumindig si Willie for them. Wala na nga siya doon. Pangalawa pa na sinasabi nga na iset aside ang politics, hindi mo naman maiset aside ang politics. May politics at may politics pa rin yan, Willie. Oo, huwag yung mabilis tayong magsalita na huwag na natin pagsinin yan, iset aside ang politics. Hindi! Merong politika dyan. Pangalawa, yung sinasabi mo na i-bash niyo ako ng i-bash, ina-api niyo ako ganun. Hindi ko ina-api. Huwag kang mag-gaslight. Walang uma-api sa'yo. Sa yaman mo yan, sa sobrang bless mo na yan, hindi ka ina-api. Huwag mong maramdaman yung hindi naman ginagawa sa'yo. Di ba? Hindi ka nila ina-api. Nagre-react lang sila sa sinasabi mo. Kung ina-api ka, hindi dapat nilalait mula ulo hanggang paa yung pagkatao mo. Hindi dapat ibinabalik kung ano yung nakaraan mo. Diba? At sabi nga niya, Loy, pasensya ka na, Nay Christy, kasi nag-iisa lang naman ako, ganyan-ganyan. Ako lang ang nasa kwarto, ganyan-ganyan. Ba't ka nag-iisa? Pag nag-iisa ka, ibig sabihin pinili mo mag-isa. Diba? Ibig sabihin, baka rin ayaw mo na may tao sa paligid mo. Kaya mas gusto mong nag-iisa ka. Diba? So,
yung porke nag-iisa ka, kailangan maintindihan ka kung bakit yun ang ginawa mo. Kung bakit isinumbat mo kung katakot-takot sa mga tao yung mga nagawang tulong. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, ibabalik pa ni Willie yung wawawi days na nandun daw ako sa likod at nag-ano ko ng poster ni Vice Ganda para i-promote na may show si Vice Ganda sa Punchman. Willie, oo, hindi naman mabubuhay ang show lang sa'yo. Kailangan mo ng suporta ng ibang mga nakapaligid, ng ibang mga artista, kahit ng mga baguhan. Diba? Kung sikat-sikat ba si Vice noon, magigess yan dyan. Siyempre, hindi, dahil may sarili siyang show. Diba? Eh, ikaw ba nagkawawawi ka kaagad? Hindi rin naman nag-guess ka rin kung saan-saan. Oh, so hindi mo pwedeng isumbat yun, yung nagawa mo. Oh, ayaw mo ba nung nakatulong ka? Tapos sasabihin pa ni Willie na oh, may mga talents mo, bakit ka iniiwan? Hindi po ako iniiwan. Maayos po kaming naghiwalay, Willie. Si Vice Ganda ay almost 5 years kami at hanggang ngayon magkaibigan kami ni Vice. Kasi pinili namin yung nauna naming relasyon na maging magkaibigan kami kaysa maging manager talent ang aming relasyon. Pangalawa, si Liza Soberano ay natapos na ang kontrato sa akin. 11 years lang naman kami nagsama ni Liza bilang manager talent. Oo. Ngayon, kung tinatanong mo ako bakit ako iniiwan, hindi ako iniiwan. Pareho naming desisyon. Mutual yung desisyon. Eh kung ganun din lang naman ang usapan, eh di, tatanong ko na rin kay Willie. Ano na eh? Bakit hindi nagtatagal ang mga co-host mo? Hindi umabot ng 4.5 years. Hindi umabot ng 11 years. Oh, mas matagal yung akin kaysa sa'yo. Eh yung sa'yo, di ba? Eh yung mga co-host mong bati. Yung mga stand-up comedians. Bakit hindi nagtatagal? Bakit? Sasabihin siguro ni Willie, baka may diferensya yung mga bakla. Hindi ba pwedeng i-takes to tango? Baka din pwedeng alamin ni Willie kung baka rin may problema sa side niya. Mm-hmm. Ayoko na umabot sa ganito talaga, Loy, no? Ang daming ganyan. Mm-hmm. Marami pa akong alam na parang at this point of my career, mm-hmm, parang sa edad kong ito, hindi na para tilad-tilarin ko pa kung ano ito. Ako na, mas naiintindihan ko si Kuya Will. Ito si Kuya Will. Yung mga ano nila na pinapahiya on air. Pag pinapahiya on air, ano yan? Bahagi ba ng pagpapatawa yun? Yung mga tanong nila sa akin, ah, hindi naman ako naging co-host, pero Diyos ko, hindi ko naman papayagan ganyan-ganyan din ako nung, ng main host. Oo, ikaw pa ba? Diyos ko, no? Diyos ko, ay ako nga. Ay naku, mahirap na lang magsalita. Hirap ka pa magsalita ng lagay na yan, ha? Hindi. Kaya alam mo, naiintindihan si Ate Chrissy kung saan ang gagaling. Eh. Pero sa totoo lang po, ako na magkukwento sa inyo, no? Ako ay galing kay Ate Chrissy. Oo. Mentor ko at discoverer ko sa Ate Chrissy. Mula 1986 hanggang ngayon, kami pa rin. 37 years. Yes, nagbabanggaan ang opinion namin. Yes, pwedeng kaliwa siya ako kanan o kanan siya, kaliwa ako. Pwedeng magbanggaan ng aming mga paniniwala at prinsipyo sa buhay. Pero at the end of the day, magnanay kami. Hindi namin kailangan magsumbatan. Diba? Nung time na ako ay walang-wala at kailangan ko ng guarantor para makakuha ko ng bahay, si Ate Chris ay nagbigay sa akin ng panimula. Yung una kong kotse, si Ate Chris din ang may bigay nun. Hindi niya binigay, kundi bahala ka, pay when able. Ganon siya kaluwag sa pera. Diba? Kaya nung time na kami, may mga tampuhan kami. Normal lang naman yun, diba? I always tell this to Ate Christy. Ano mang sama akong anak, Ate Christy, o ano mang sama mong ina, magnanay tayo. Kaya thank you so much, Ate Christy. At kilala mo naman ako. Diyos ko. Teka, may sinabi din siyang ano eh, hindi ka daw nakakatulong. Bumaba ka daw pa sa Siargao para tumulong. Diyos ko, anong gusto mo i-react siya? Alam mo na, kung pwedeng yung mga natulungan mo na lang yung magsalita, eh, no? Oo, kaya na. Para lang, ano lang, para lang po may ano yung punto de vista na hindi pagtulong. Eh, marami pong paraan sinari ng
pagtulong niya sa iba, hindi lang sa panahon ng sakuna. Yung regular na natutulungan po, nitong show natin na lang, buwan-buwan po, meron po kaming tinataguyod na opisina, yung Dugong Alay Dugtong Buhay. Tapos kada ano po, quarterly, meron po tayong ano, program para sa mga ano, mga may breast cancer. Na si nanay po, isa sa mga director, na siya yung nangangalap ng pondo para dun sa foundation na yon, di ba, Nay? Hindi, alam naman nila yan, Loy. O, dahil nga lagi naman po namin na-chika sa inyo. Nangihingi naman ako ng hold up din ako. Opo. At meron din naman akong pera galing sa akin. Yes. Para din naman na itulong. Kasi lagi po ang sinasabi, wala nang ito lahat sa akin. Hindi rin naman maraming nagdarasal para yes. sa kaligtasan ko, para sa trabaho na dapat hindi ako mawalan kasi tinutulong ako sila or sinusuporta natin sila. Ako po ay miyembro ng Kasuso Foundation or Philippine Foundation for Breast Care Incorporated. Almost 500 breast cancer patients po ang aming itinataguyod. Year 2006 pa po ako doon at hanggang ngayon ay Board of Trustee pa rin po ako. Yung itinataguyod naman mo namin ni Mama Loy, yung opisina ng Dugong Alay, Dugtong Buhay, nagbibigay ko kami ng libreng dugo, ang opisina na yon sa pamamagitan ni Sir Nap Marila. O, nagbibigay po kami ng libreng dugo, wala pong hinihinging kapalit. Yun din po ang amin tinataguyod, yung opisina. So hindi naman ano, pagbabalang sa Siargao, Kuya Will, oo, malawak ang kahulugan ng pagtulong. Hindi lang sa panahon ng bagyo o kalamidad. Sa panahon din na hindi nila kailangan humingi pero nararamdaman mo na kailangan silang tulungan at suportahan. Oh. Alam mo na, hindi na kailangan sabihin pero gusto kong i-chika, hindi ko lang matiis. Lagi din po pag nabawa may mga ano, mga businessmen o mga politiko na feeling lame na na itulong sa kanila si nanay tapos gusto nila magbigay ng love gift. Ang lagi sinasabi ni nanay, ipangalan niyo na lang po yung cheque sa Kasuso Foundation. Okay, ipangalan niyo lang po yung cheque sa Dugong Alay Dugtong Buhay. Ganun po si nanay tumulong. Oo, hindi naman doon. Kukwentahan tayo tuloy. Kaya nga dapat nga hindi. Pero diba? Dapat nga hindi, pero para sana lang din kung manunood man si Sir Willie Revillame, di ba? Para malaman niya din po na marami pong tao yung tumutulong sa kanilang sariling paraan, di ba? Hindi po kailangan yung hanapan kung nakakatulong ba kayo. Ako nakakatulong ako eh, di ba? Hindi ganun. Kasi lahat tayo, bawat isa sa atin, sa munti nating paraan, may naiaambag para sa ibang tao. Diba? Oo, kaya yung iba na hindi pinopost sa mga itinutulong nila. Hindi po hindi na pinopost o hindi ina-announce sa mga tao, hindi sila tumutulong. Yung iba o yung karamihan, mas gusto nilang tahimik silang tumutulong. Hindi rin naman natin masisi kung yung iba ina-announce silang kanilang pagtulong, ipinopost silang kanilang pagtulong, di ba? Kahit naman ako paminsan-minsan, ipinopost kasi mas gusto ko maraming mag-donate. Yes, doon sa tinutulungan namin. Hindi lang yung kami-kami nag-share ng money para dun sa foundation. Gusto namin makakalapan ng marami kasi hindi naman nababawasan ng ano eh, bilang ng pasyente. O mas nanganganak po ang bilang. Siyempre, ang pangarap namin lahat, maging cancer-free. Yes. Lahat. At hindi na sila madagdagan. Kaya lang patuloy na nadadagdagan. Oo. Ano ba ang gusto mo, Kuya Will? Yung mga breast cancer patients at yung mga nangangailangan ng dugo na sinusuportahan namin, dali namin sa Siargao. Kung ang batayan mo ng pagtulong, dapat doon sa Siargao lang. Diba? Oo, alam mo, sa totoo lang, sa ano, nalulungkot lang ako, Loy, kasi bakit kailangan mangyari ito? Siguro na rin, maraming realization ang naitatawid ng kwentong ito, lalo na yung mga hanas ni Willie, yung mga kuda niya. Siguro, I'm sure marami rin namang natutunan si Willie sa mga ganitong pagkakataon. Na ganun pala, no, dapat hindi natin minamarka kung gusto nating tumulong sa tao. Kung kusa or hiningi man ng tulong, baka naman pwede nating bago tayong manumbat, eh alalahanin natin baka naman may nagawa namang maganda sa akin din itong taong ito. Diba? At kung gusto nating iwasan na makapanumbat, edi huwag tayong magbigay. Diba? Para hindi wala tayong maisumpa. Saka dapat kailangan na talaga ni Willie ng kasama. Kasi lagi siyang nag-iisa.
Pero sa gitna nga ni Kunay, di ba? Lagi natin pinag-usapan. Bakit kaya? Saan kaya nang gagaling si ano, Willie Rebillion? Di ba? Iniisip natin para maintindihan natin kung bakit ganun yung ano, mga nagiging reaction niya sa mga bagay-bagay. Eh ayun pala, apparently, hindi pala siya kinakausap ng management hanggang ngayon. Di ba? Wala siya naririnig. Tinatawagan niya, di ba? Sabi ni Nay Christy, na tinatawagan niya, walang kumakausap sa kanya. At sinabi niya yun sa TV. Bakit ba? Ay, hindi nga natin alam. Kaya nga hindi rin niya malaman kung totoo ba o hindi yung mga naririnig. Kasi sabi niya, panangungunahan pa daw yung management. Eh, wala nga daw sinasabi sa kanya yung management. Anyway, baka naman isa sa mga araw na ito kausapin na si Willie dahil may konkreto ng plano or deklarasyon ang pamunaan ng All-TV para maisabi kay Willie. Diba? Kung magsasara o magpapatuloy. Pero sabi nga ni Willie, ginagaw ang kanilang studio. Pero din, gabi kinunan, wala namang gumagawa. Kinunan gabi, wala. So, anong gusto mo i-request? Sa araw. Sa araw kinunan, kung may gumagawa. Yan ang request ni Chicks. Kaya naman pagbigyan mo. Ay nako, alam mo sa totoo lang Loy, naisip ko tuloy, magpalit kaya kami ni Willie? Ha? Oo. Akin lahat yung ano, meron siyang dalawang chopper, meron siyang yate, meron siyang mansion. Ilan ang mansion niya, may rest house siya. Anong gagawin mo? Ba't gusto mo magpagpalit? Hindi, ibebenta ko lang. Ha? Talaga? At itutulong ko sa mga tao. At itutulong ko sa mga may breast cancer. At sa mga nangangailangan. Yun naman pala, te. Papa yung iba, pwede mong i-Gcash nga. Pinagin ko. Ha? Ito pa talaga yung Gcash niya. Ang dami nun. Eh, sa'yo, Jess. Diba? Eh, kasi siyempre, ako naman iba. Eh, ayaw ko naman na may chopper o merong yate na minamaintain, diba? Eh, di ibebenta ko yan. Yung ganyan, yung mga may yate siya, meron siyang chopper. Kaligayahan ni Willie yan. Yes. Nabigay natin yan, lalo na si Willie marunong magpalipad ng aeroplano. Diba? Bigay natin sa kanya yan. Yung kanyang rest house na paminsan-minsan lang niyang puntahan. Yung mansion niya sa Tagaytay, sa Ampa. Meron pa siya dito sa may Quezon City. Diba? Mag-isa lang siya. Tapos, wala. Pinapasyalan lang niya. Tinamaan, laki ng maintenance, diba? Kung ako yan, hindi, no? Diyos ko. Practical tayo. Hindi natin maisasama yan sa kabaong. Mag-iwan tayo ng legacy sa mga tao. Kasi kung ako yan, Diyos ko, baka yung buong Siargao, sagutin ko na. Ay! Pero siyempre, pero siyempre hindi naman natin hindi take against him kasi pinaghirapan niya. Exactly. That makes him happy. Kaya congratulations. Kanya-kanya tayo ng paraan kung paano tayo tutulong. Kanya-kanya tayo ng paraan kung paano tayo makakapagpakita ng suporta sa ating kapwa, sa ating bayan. Lalo na at bukal sa loob at buong sinsiridad mong gagawin ito. Walang sumbatan. Ay, tinatanong nga pala ni Kuya Will yung ano, Gcash mo. Basta walang sumbatan, Kuya Will ah. Pero ito, bibigay ko. Diba? Meron ka ng gano'n. Eh, meron ka ako isang friend eh. Siguro sabi niya, kaya ginagawa ni Willie Rebillion niya yung nanulumbat siya. Para mabawasan yung mga taong lumalapit sa kanya. Kasi pwede raw mamili yung mga tao. Lalapit ka ba kay Willie pero pagdating ng panahon, isusumbat sa'yo? O hindi ka nalalapit kasi ayaw mo makarinig ng sumpa? So, kumukunti raw ang bilang pagka gano'n nang gustong lumapit. Pero I'm sure isang malaking lesson ito para kay Willie. Oo, na hindi lahat ikaw ang kailangan. Pero napakasarap isipin na ramdam mo ang pangangailangan ng kapwa kung kaya ka nandiyan. Diba? Sabi nga ni Ate Chris, nang dahilan sa isang daga, susunod ng buong bahay. Wag! Ang galing nila ni Nay Christy doon. Hoy, naku, nakakaloka. Happy birthday pala kay Dennis Padilla. Yes! Happy birthday! Tagal. Alala ko nung dati eh. Ang kanyang concern is babatiin kaya siya ng mga anak niya on his birthday. Ayun na nga. Ano nangyari? Walang nangyari. Ha? Dahil walang bati ang naganap. Ha? Oo. Ikinalungkot ito ng labis ni Dennis Padilla.
Dahil yun nga yung kanyang inaasahan, kahit man ng pagbati. Dahil sa tuwing kaarawan ng kanyang mga anak, isa-isa niyang binabati ito. Pero walang reply. Kaya yun ako, Dennis. Pero syempre, hindi pa naman tapos ang buwan ng Pebrero. Malay mo sa araw ng mga puso, makamit mo ang iyong hinihiling na mapaligaya ang iyong puso dahil Valentine's Day at babatiin ka ng iyong mga anak kay Marjorie Barreto. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ako yung mga hindi pa po namin subscriber dyan. Sana po mag-subscribe na po kayo. Dahil road to 1 million subscribers na. OGDS Showbiz Update. At syempre po, kung naibigan niyo ang aming episode ngayon, sana po mag-comment kayo below sa lahat ng aming mga chika. At i-click nyo rin po yung like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. At pag-tili niya kayo unang po naman na-notify na meron kami latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes! Dahil mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Naku, meron pa akong vlog dyan. Naku, meron tayong feature na isang hotel. Ay, pero nag-bide ako doon na yan. Libre yan. Hindi mo kami. Oh, hindi ah. Yan. Syempre. Feature natin para doon sa mga subscribers natin na yung naghahanap ng affordable na mga accommodation dito sa Quezon City. Pero ang ganda ng lugar in fairness sa kanila. Panoorin niyo po yan sa vlog ko. Ikaw naman, Jeff. At syempre sa Tita Jag's channel, may bago po akong vlog dyan. At pasalamatan ko lang, pe, si Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Ah, Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes! Naman, pe, umaya ka na sa akin, Jeff. So, ha? Okay, gusto ko yung ganyan. Sabi ko, papabanikit na naman to si... Ha? Antayin mo, te. Ganyan-ganyan, te. Oh, di ba? Ang healing smile. Miss Ara, ha? Miss Ara, ha? See you! Ha? See you! See you later, Miss Ara. Yes. Dental Clinic. Yes. Yan lang sa harap lamang po ng Price Dental Clinic. Yes. Sa E. Rodriguez, malapit sa St. Louis. Aha. Siyempre pa, ang aking ikalawang bahagi ng aking panayam ko, Miss D. Nabitin sila ng part 1. Pwes, ilalabas na po namin ang part 2. The mas matarabi na bonnet. So kaya ako naniniwala, hurt people hurt other people. Super bitter ako. Siyempre, ikaw nga ba? Di ba, you're younger? Bakit? Ano meron? I'm 10 years younger. Normally, di ba, pag stepmother, ang tingin mo kagad sa bahay. Siguro iniisip nila, isa akong artistang chipanga lang na gustong makiapid sa kanila and all. Ganon din naman sila, Danica, nung kinasal sila ni Pauline, takot na takot sila na baka lulukuhin ng si Daddy. Siyempre, I love my kids so much. Kasi we went through a lot, eh, mga bata. Mommy, don't do that, sabi niya. We grew up there. Ako, naiiyak ako every time I talk about it. Talagang, OG, naranasan ko yung... Ayan! Ito talaga si Queen D! Yan po ay sa OG Diaz Inspired! Siyempre pa, meron din po kami ha! Ang OG Diaz Showbiz Update ay meron na pong fan page. Yes! Oo ha! At meron na rin po kami sa podcast at sa Spotify. Ayan ha! At siyempre, ito pa rin po ang inyong mga lingkod. Pampaosin ang OG Diaz. Lagi mo sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil na tayo kanyang gumising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilig sa amin? Ay! Imchika mo na! Dali! Ano ba ito? Si Jetson, oh, bibigay ko talaga. Gcash talaga, oh. Bibigay ko talaga. Naku, dahil. Oh, ito yung Gcash niya. Tapos, Paki Black. Ano naman? Sayang din. Paki report. Ha? Ano naman, eh? Pero may for the record, hindi kagalit ka, Willie, okay, rin kami. Ay, pag nakita nga kami ni Kuya Will kung babati niya ko, di babati ko siya pabalik. Kung hindi naman, hindi ko rin naman ipipilit ang sarili ko. Ang importante sa lahat, hindi ako galit sa kanya. Kung may galit siya sa akin, siya yung may karga, hindi naman ako. Magbabalik po ang fast talk. Ayun na naman nga eh, kaya nga sinasabi sa'yo eh. Ganda rin tayo. Ay! Fast talk!